Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong na namang mga umiiyak ng mga Dutertes at Duterte minions tungkol sa pagkakakansela ng kanilang yun daw peace rally dyan sa Bulacan. Eh ano nangyari? Ano nangyari mga kababayan? Eh, ewan ko, no? Basta na-cancel eh, no? Pero ito, bago po yan ma-cancel, ito, tingnan nyo po itong isang video, no? Courtesy of X, parang kay kanilang puon na Roa Duterte ito. Tingnan ninyo ha, panoorin ninyo. At usisain ninyo ano yung sinabi niya dito. Tara na, kung isog ka para sa bayan, defend the flag, the constitution, and attend peace rally to show your anger. Magkita-kita tayo sa April 28, 2024 at 5 p.m. Ang venue natin is Poblacion Bustos. Private property yan. Kasi yung magagong official dyan, walang alam sa batas. At idemanda namin sila. Sigurado yan. Violation of the constitutional right of persons to peaceably assemble for a redress of grievance. Mabigat yan. Oh, ayan. Hinihikayat sila ng kanilang dating presidente na mag-peace, peace, peace. O di ba Marcos yan, no? Peace. Alatang may binabasa si Digonggo. Nagunggong. No? Eh, sabi niya, if you are isog. Ang dinig ko, isaw eh. Ano ba yung ma-isog na yan? Ano kaya ibig sabihin yan? Bisaya ba yan? No, pasensya naman po, paki-comment nyo na lang kung ano ibig sabihin ng maisog. Kasi dinig ko, maisaw. Sorry naman ha. Paki-ano na nga lang po niya sa yung Tagalog niya, ano ibig sabihin yan. Mamaya, yung maisog nila, may mapapalitan na letra dyan. Oo, mamaya, sabihin ko sa inyo. Okay? Sabi niya, peace rally. Bilang sabi, to show your anger. O di ba? Double standard. Peace, peace. Pero nang babato. Peace. Pag siya na yung sasapakin, peace. Sabay, bato, sapak. Peace, sapak, bato. Di ba? Para lang yun. Parang nakikipagrambulang ka. Nung kayo nang re-resbakan, sabi mo, peace. Tapos habang pagtalikod, bato naman, anger. Ano ba talaga, Mr. Duterte? Ha? Ano ba talaga gusto mong palabasin? Peace rally? O anger rally? Paano ka kaya magiging peace na meron kang galit? Paano nangyari yun? Diba? Kalma, peace, katahimikan. Pero ikaw ay may galit. Paano yun? Paki-explain nyo nga. Hindi ko po ma-explain talaga. Lumabas talaga ang gustong gawin ni Duterte. Hindi po peace rally. Kasi yung peace rally, binabasa niya. Pero nakalagay ba doon sa binabasa niya? To show your anger? Baka bigla niya lang na i-blurt out yun. Tapos sabi niya, yun daw mga official dito sa Bulacan, na hindi nag-aproba ng kanilang permit, idi-demanda daw nila. Violation of whatever rights. Wow. Pag kayo na gamit nyo na. Pero put yourselves in their shoes, do sa sapatos ng mga, sa kalagayan ng mga opisyal ng Bulacan. Ano gagawin ninyo? Di ba? Pag sila ngayon, sabi ko sa inyo kung ano ang convenience sa mga Duterte, yun lang ang alam nila. Kasi bakit? They are entitled. Mga spoiled brat. Feeling nila, sila lang ang may karapatan sa mga entitlement. Kami lang.
hindi ano sa amin ang mga ganitong mga batas-batas pag kami ang nagbabiolate ng batas, lalong-lalo na sa karapatang pantao. Pero pag kami na, kailangan i-apply namin. Kasi kami ang naagrabyado, kami ang disadvantage, kailangan gamitan namin sila ng batas. Pero pag kami na ang mga aagrabyado, wala yan. Wala yan. Sige, gawin nyo. Diba? Diba, two-faced peace? Peace, anger. Peace, anger. Ano kaya gagawin yon? O ano naman po ang sabi dyan ng mayor ng Bulacan, ng Bustos Bulacan? O ayan, nakita ko rin po sa X account. Ha? As the mayor of Bustos Bulacan, I understand the importance of free speech and expression in a democratic society. O alam niya. However, sabi niya, in the interest of maintaining public order, safety and peace within our municipality, I must make it clear that we cannot permit the conduct of any rally at this time, especially the Defend the Flag Peace Rally of TATPS Coalition. Ah, yung mga TAPS. TAPS, di ba? Yung mga TAPS, yung mga kalbo yan, TAPS. While we respect the right to peaceful assembly, recent events have shown the large gatherings can pose risk to the health and safety of our residents, particularly in light of ongoing public concerns. Additionally, we must ensure that our streets remain accessible and safe for all members of our community. Therefore, I urge all parties involved to find alternative means of expressing their views and engaging in dialogue that does not involve large public gatherings. Let us work together to find peaceful and constructive ways to address our differences and move forward as a unified community. Thank you for your understanding and cooperation in this matter. Correct. Diba? Next time, Mayor, hindi lang English, ha? Ibisaya mo sa Kaitagalog mo para maintindihan ng iba. Ngayon, ito, binabati ko siya. Kasi daw, pro-admin, ganito, no? Eh, sabi naman ng po ninyo, magdidimanda sila. Eh, di magdimanda siya. Kahit nasa ang korte, dalhin nyo sa proper forum. Hindi po sa forum ng social media, no? Yan, darating tayo dyan mamaya, mga kababayan. Ngayon, dahil dyan, yun nga sinasabi ni Duterte, private property daw yung pagdadausan. Napanood ko pa nga sa report ng News Blast, another SMNI subsidiary yan, sa kanilang FB page na, ano daw? Yung owner daw ng lupa, itinitret ng Malacanang. Huh? Yun lang ha? Verbal. Yan bang verbal accusations na yan ay titindig sa korte? Maganda para mapatunayan nyo talagang kinikitil ang karapatan nyo even though it will be held in a private venue. Maglabas kayo ng ebidensya na yung tao o yung grupong nagtitret sa inyo kasi tinawagan daw po sila ng from Malacanang na huwag gagawin yun, otherwise may di magandang mangyayari sa inyo. Yun po yung sabi doon sa News Blast, ha? Ha? Ayoko nang isama dito kasi baka i-CPR tayo. Pero ako ay merong proof. Naka-save po sa akin. Diba? Yun ang sabi nila. Pati yung organizer, tinitret daw sila. Sinusupil ang kanilang karapatan. Galing daw po sa palasyo ang sumisipil, pumipigil sa karapatang nilang mag-assembly. Ang problema, puro bunganga gamit nyo. Nasaan ang katotohanan? Nasaan ang piece of paper or video recording or audio recording na ang taong yun ay isang lehitimong empleyado sa Malacanang? Kasi ang pinatutungkulan na naman nila na ang gobyernong Marcos na ito sa pamamagitan ni F.L. Lisa ang siyang pumipigil sa karapatan nila. Yun na naman po yung naratiba eh. Diba? Parang yung luka-luka lang dito sa L.A. Bunga nga lang niya. Pero maraming nabubulog, maraming napapaniwala kasi bakit? Eh mga tanga eh.
Di ba? Tahasan ko sinasabi. Mga tanga eh. Mga bobo, hindi nagsasaliksik o walang sariling pangunawa, walang sariling komprehensyon, parang nagbasa lang ng isang article o libro pero hindi naintindihan yung sinasabi. Walang konteksto. Kulang. Nasaan yung context ng pinagsasabi niya? Wala. Kasi unang-una, walang veracity yung sinasabi nila. Hindi nga makapagpakita ng matibay na ebidensya. At the same time, proper forum ba yung mga vloggers nila? Proper forum ba na magdadaldal kayo sa social media, sa press con? Yung naman pala, masusupil o nasupil ang karapatan ninyo, bakit hindi nyo dalhin? Mag-complain kayo sa CHR. Diba sila yan? Commission on Human Rights? Mag-complain kayo doon. O ang dami nyong magagaling na abogado. Doon magkakaalaman. Mag-file na kayo, now na. Hindi sa media. Kasi ang ginagawa nyo, trial by publicity. Diba galit na galit kayo dyan? Diba remember si Kiboloy? Sinasabi yan ng kanyang abogado dati na trial by publicity ang ginagawa sa kanyang kliyente ng DOJ. O ngayon, nabaliktad ang sitwasyon. Diba? Ano nangyari? Punta kayo, papress kayo, pamedya kayo. Ano, para sabihin talagang pinopoint ninyo na ang may Malacanang, ang may kagagawan niyan, na hindi kayo mabigyan ng permit. Diba? Yan ba ang sabi ng mayor ng Bustos, Bulacan? Yan ba ang sabi ng governor ng Bulacan? Na diniktahan sila? Hindi. May kadahilanan sila, pero ayaw nyo tanggapin kasi ang inuluklok nyo na sa isipan ninyo, kahit na ano pa ang mangyari, kahit walang kinalaman ng Malacanang dyan, walang kinalaman ng Pangulong Marcos at ang kanyang First Lady, yun na yun pa rin ang sasabihin ninyo because that's your narrative. Hindi peace rally ang gusto nyo eh. Diba? Ang gusto nyo is to divide the people. Bakit? Kasi ang Pangulong Marcos ay naninindigan sa West Philippine Sea. And China is so aggravated, pikun na, hindi nila mapatalsik sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tulad nung ginawa nila kay ERAP. Kasi why? Even the progressive groups ay tumitindig kay Pangulong Bongbong Marcos para sa West Philippine Sea. The progressive groups hates the Dutertes. Oh, ano? Kayo-kayo lang yan. Nasaan ang bilang ninyo? Kaya huwag kayong magreklamo ng sinusupil ng Malacanang ang inyong karapatan dahil wala naman kayong mapakitang ebidensya. It's already implanted in your freaking peanut brain na kahit na ano pa ang dahilang ibigay ng gobyerno ng Bulacan, maski na barangay tanod pang mag-explain sa inyo, hindi nyo tatanggapin. Maski na yung kindergarten pa ang mag-explain sa inyo ng dahilan ba't di kayo pinayagan, hindi nyo tatanggapin because the narrative is already implanted in your freaking peanut brain na ang may kagagawan nito ay ang Malacanang pagsupil. O, tingnan nyo pa ha? O, yung video na yan, tingnan ninyo. Malaking truck iniharang sa daan para hadlangan ang mausig rally. Maisog. Paradang ganyan lang o iaharang dyan. Hindi, wala pong sinabi na iba. Yun basta gagamitin yata nila. Magbalik ni saan, sir? Walang sinabi ko. Ha? Sino po nang utos sa inyo, sir? Yung mayari lang po. Mayari ng lupa? Ano sabi? Paano po nakasabi yung mayari ng lupa, sir? Hindi, babalikan ko po yun. Paano, paano pa pagkakasabi niya mayari ng truck, sir? Ano mayari ng lupa, sir? Hindi po ako pwedeng mag-comment, sir. Basta kung anong sabi, yun lang. Sir, parking po ba talaga yun? Ang naman talaga po yun. Mga ang kanyang oras, sir? Ang mayari lang tatawag sa akin. Ah, kung buwas niya lang, buwas na ang tatanggalin yun, sir? Oo, oh, may babiyayat eh. Kailan tayo? Alisin niya. Daming sa sinasabi po. Pasensya na po. Medyan kayo. Okay, salamat po. O yan, nakita nyo. Paano nila iharas yung truck driver? So, anong pakialam ninyo? Kung nag-utos yung may-ari,
Ba't hindi nyo puntahan yung may-ari ng lupa? Diba? Nakita nyo kung gaano sila kasalaula, mga kababayan? Ha? Yung mga nadyan sa SMNI, sa Laula, tapos nagpapakilala kayong media kayo? Anong klaseng media kayo? Diba? Bakit nyo iyaharas yung mama? Ginagamat niya lang ang trabaho niya. Kung ako doon sa mama, pinagmumura ko yan. Wala kayong karapatan, tanungin ako. Dahil hindi kayo ang boss ko. I don't have to be accountable for to you. Diba? Sino ang dapat kong sundin? Kayo o yung boss ko? Diba? Kung kayo nagpapasahod sa akin, susundin ko kayo. Kayo ang boss ko. Pero yung boss ko nagpapasahod sa akin, kung ano ang utos, yun ang utos. O, eto pa. Ha? Eto na. Yung isang malaking dagok sa kanila na sinasabi nila ang Malacañang ang may kagagawan ng kanilang pangyayaring ganito. Ha? Yung hindi pagbibigay ng permit, susupil ng kanilang karapatang pag-assembly, then constitutional rights yan. Gamit na gamit ninyo yung rights, ha? Pag sa inyo mag-apply, ha? Gamit na gamit ninyo ang batas pag sa inyo a-apply. Pero pag kayo na ang mga violators, wala, hindi yan. Diba? Marunong ba kayo ring rumispeto ng karapatan ng kapwa ninyo? Diba? Libreng-libre nga kayo maging kritiko ng pamaalahan, eh. Pero sumosobra po, mga kababayan. Sumosobra. Kasi alam nila, demokrasya, eh. Yan ang palaging igigipit nila. Karapatan namin to. Karapatan namin. E di sabihin nyo yan sa korte. Diba? Oh, eto pa, ha? Oh, 2 minutes and 14. Credit naman dito sa mga ungas na ito. SMLI, kung gusto nyo interview si attorney para at madinig din po yung side nila. Diba? Hindi, okay. We are willing anytime. Basta ang request lang natin yan, just to avoid any untoward incident, para huwag naman kami madamay dito, paki-pull out. So we are giving you... Sir, ano pong dahilan, sir? Ba't ipo-pull out po? Ayun yung nangyari. Ano yung napag-usapan, sir? May papel na po na... Itimanta nyo ito. Hindi, magpatimanta ka. Hindi kasi niyo ako pag-usap. Itimanta nyo ito. For breaching the contract. Tama yan. Pasok ka na, pasok ko na. Hindi mo alam. So, we are now going to the police station. And if you will not pull out, then, okay, that's your own wrist. Okay? Ikaw, Michael, kasi pasok ka ng pasok sa kontrata. Pero sir, sino naglagay ng tarpaulin dyan, sir? Ako, sa labas? Ako, Attorney Jose Cruz. Ako yun. Pinagalitan ko na ako. We are giving you 30 minutes. Aalisin nyo, hindi. Pakitanong lang kung aalisin o hindi. Papunta na po yung ah? Namin para makausap. Sige, agad ako sa kumisipyo. Okay po, sige po. Pero for the meantime, pull out. Ipo-forward natin. Forward natin yung... Pag-ito. Pasok! Ay! Kamamin. Oh, ayan. Maliwanag. Ayaw nung may-ari ng lupa. Ayaw niyang madamay sa sigalot ninyo. Eh, ang balita nga daw po, sa pagkakaalam nila, no, na parang yung nire-request nitong mga grupo nitong mga maisog-maisog na mga palautog. No, tama ba yun? Palautog din. Na mga maisaw, no? Ano ba talaga? Eh, parang party. Kaya yung Michael siguro, yung tinuturo ni Attorney Jose Cruz, sabi niya, ikaw kasi Michael, pasok ka ng pasok sa kontrata. Yung palang Michael, isinuba siya. Yung mukhang caretaker, sabi nila. At party, yung alam niya. Pagkaano eh, nabago, naging peace rally. Ikaw naman kasi Michael, bago ka pumayag sa mga ganyan, kausapin mo muna ang abogado at yung may-ari.
Hindi porket ikaw na ang caretaker, ikaw na ang magpirma-pirma ba? Ikaw palang pumasok dyan eh, panagutan mo yan. Galit na galit si attorney oh. Yan, sinabi ba ni attorney? Ayaw nung mang-ari kasi tinret yung may-ari ng palasyo. Wala, di ba? Ano lang sabi ng attorney? Ayaw pong masangkot ng ano, ng may-ari. Ganun lang. Kasi ang gulo nitong mga Dutertes na to eh. Mga dividers. Ano sabi nung pangulo nila dati? Peace rally to show your anger? Ganon? Paano naging peace yung anger? Ano ba Tagalog ng anger? Galit? Tahimik nga eh. Tahimik. Peace. Di ba Mami B? Peace. Oh. Tapos pasukan mo na. Para ka dyan si ano? Sino ba yan? Para kang si Cruella de Vil dyan. Nang siopaw. O ngayon, mukha kayong basang sisi. O. Sabi niya, di magdemanda kayo. Demanda niyo to. Sabi niya, demanda niyo. Ano sabi ni Duterte? Didemanda niya yung pamahalaan ng Bustos. O demanda niyo rin yung Michael. Kasi siya ang breach of contract. Pahiya kayo na. O, ngayon, anong sabi dyan? O? Inulit-ulit lang nila yung pahayag ng maisog daw. Ha? Diyan kay Harry Roque, tingnan niyo. Alinsunod sa naging pasya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nais kong ipahatid sa lahat na hindi tuloy ang pagdaraos ng hakbang ng maisog. Isang payapa at malawakang peace rally na nakatanggang ganapin mamaya. Oh, Roque, kulang yung sinabi mo. Dapat nilagyan mo ng dating. Kumbaga, feeling nyo nasa 2016 pa rin kayo, no? No, feeling younger ba? No, talagang kita nyo the audacity of these people. Walang paggalang sa current administration. No, pangulong, hindi na. Ex-president, kupal. O tapos sabi niya, isang payapa at malawakang peace rally. Eh pero anong sabi nung dati ninyong pangulo? To show your anger. Diba? O ito pa, ito matindi. Ang nagdesisyon upang maiwasan ang anumang gulo at sakit na maring dulot ng lantarang panggigipit ng pamahalaan para hindi matuloy ang ating peace rally. Nasaan? Ulitin ko, nasaan ang ebidensya na ang pamahalaan ng Marcos administration ang nanggigipit sa inyo? Nasaan? Nasaan doon? Nakita niyo yung video na panood ninyo. Si Attorney Jose Cruz ang nagpahinto sa inyo, isang abogado, pati po yung tarpaulin, siya ang naglagay noon. Kasi ayaw nung may-ari, ang nakipagkasundo yung Michael, siya ang pumirma ng kontrata, hindi yung may-ari. Ayaw madamay nung may-ari. O so what? Pamahalaan ba? Sinabi ba minimismo ni Attorney Jose Cruz na ang pamahalaan ang nanggigipit sa inyo? Nasaan ang ebidensya? Yan ang naratiba ninyo eh. Payagan kayo o hindi, panggigipit pa rin sa ng gobyerno. Hindi kayo pinayagan ng Bustos na gamitin ng public place. Kung makaporma kayo sa private, ganun pa rin. Wala kayong pagkalagyan eh. It is always the narrative, sabi ko nga sa inyo, na iplanta na sa kanilang peanut brain yan, panggigipit ng pamahalaan sa gawa ni F.L. Lam. Yan yan. Without providing a concrete evidence. Diba? Nasaan? E di magdemanda kayo, demanda nyo yung Malacanang. Sino? Punta kayo sa CHR. Sino ang iimbestigahan ng CHR with that piece of freaking words lang? No, capitalize pa yan, ha? Panggigipit. Ha? Panggigipit. Sino ang nanggigipit? Pamala ang Marcos? Really? Shut your freaking mouth. Tapos nakalagay pa, protect and defend the Constitution? Wow! Galit na gamit. Diba? Oh, iisa lang po, yun, nandun sa kanilang mga social media account. Diba? Mga nakakagago. Yun lang yan eh. Bakit din nyo nalang gawin yan dyan sa Dabao, dyan sa baluarte ni Duterte? Walang tatanggap sa inyo. O bakit di kayo mag-apply sa Bicol? Ang daming opposition dun sa Bicol. Ba't di kayo pumunta? Hindi kayo papayagan. E galit sa inyo ang mga ano eh, opposition eh. Ulitin ko, wala ngang ano, wala ngang progressive group na umaayon sa inyo, tapos sisihin nyo ang gobyernong Marcos. Nasaan? Propaganda po yan.
Ganyan po ang ginawa nung panahon ni Apo Lacay. And noon that time, mahina ang internet. Walang social media. May social media nga pero panglablab lang. Naalala ko pa yan noon eh. Oh, nakikipag-chat ka lang, nagliligawan. Eh ngayon, antindi ng social media. Madidibang kayo kaagad. Yun noon, hindi pa talagang inaano ang internet kasi wala, mabagal. Ang mahal-mahal. Eh ngayon, maki-wifi ka lang, alam mo na balita eh. Diba? Dibang na dibang po kayo. Nasaan ang panggigipit? Tapos nagpa-press con sila. Ganun pa rin. Hindi sinisisi yung Michael na nakikontrata sa kanila. Ang sinisisi nila ay ang palasyo. Ang pamalaan, di ba classic textbook lang ng the same narrative ng ginawa kay Apo Lacay. The same narrative nitong mga group ng mga grupo dati na nangyari rin yan kay Curicong, kay FBR, kay ERAP, kay Gloria, kay Panot, kay Duterte, lahat dumaan dyan. Pero yung mga yon mga progressive group. Talagang mga makibaka. Pero ito, mga kampo ni Duterte, napiling nila sila lang ang magaling mamuno. Kasi yung mga progressive group, may pinaglalaban. Ha? Ayaw nilang itapo lang government. They just want change. Eh ito, itong kampo ni Duterte, they want to topple o alisin ang legitimate presidency ng Pangulo. Di ba nananawagan nga sila, tingnan nyo si Alvarez, iniimbestigahan na ng DOJ. Di ba? Bumaba ka na. Sa Liwasang Bonifacio, ilang ulit sila naniwagan, mag-resign ka na, huwag ka nang bumalik habang nandito sa Amerika ang Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Isipin ninyo. Kung yung mga progressive group noon, no, yung mga nakibaka kila dyan sa mga lumang administrasyon, gusto lang ng change about this particular ano. Pero itong mga to, they want to topple, alisin, itapon, ipalit yung vice presidente, ay hindi naman papayag dyan yung mga progressive group, the likes of Trillanes, Dilima, hindi po, aalma po yung mga yan. Mas kakampihan pa nila ang Marcos ngayon kaysa sa mga Duterte kasi they already know that Duterte is flip-flopper. Double standard si Duterte. Tingnan nyo na lang yung ginawa nila sa West Philippine Sea. Ako, may mga article akong nasave. How the Dalliance of Duterte fall out with China. And he went back to United States. Na ngayon, sinasabi niya, ayaw niya. Eh, ba't ka bumalik? Gago. Diba? Isipin ninyo, bakit? Bakit? Bakit gobyernong Marcos? Kasi nga, yan ang isa sa gustong mangyari ng China na amo nila. O, di ba? Tama, mali. Tingnan nyo yung mga larawan na yan, o, yung mga muka ng mga Judas. Ha? Ito, galing to sa Impact Leadership. O, yung tinutulig sa ni Jay Tariela, pag may pagkakataon tayo, libigyan natin ng content yan, pero bigyan ko kayo ng pahapyaw. Tingnan nyo yung mga yan. O, si Duterte, si Roque, si Tikiya, mga Pilipinong in-interview ng Global Times na isang English media outlet ng China na magaling sa disinformation campaign. Why do you have to do that? No? Bakit ka papayag ma-interview ng isang mga Chekwa? Diba? Why do you have to do that? Siraan ang bansa mo? Siraan ang Pangulo mo? Kasi banas na ang Chekwa. Hindi nila mahawakan sa leeg ang Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang yan. Pagdating sa West Philippine Sea, they want President Marcos to get out as president para mayo po si Tamil Mil na kanilang Manchurian candidate. O, galit na galit sila. No? Magdemanda kayo. Kayong mga nandyan sa press con kanina nang maisog, ngayon naging nausog. Rhymes with palautog. Kasi dyan si Duterte, manyakol yan eh. Di ba mga kababayan? Oh, palagay nyo, may kinalaman ang palasyo dyan? Sige nga, ano ang sabi ni Pangulong Marcos? Sanay na kami dyan. Manhid na ako dyan. Ang ibig lang sabihin ng Pangulo, show an evidence or otherwise, shut the fuck up. Wala ako. Sabi niya,
Sabi niya, di ba, if you make your enemies angrier, it means you're doing a good job. Galit na sila eh. Pati China. Galit na. So therefore, President Marcos is doing a good job. Pero sabi nila, wala kang alam, sinugod mo kami sa gera. Man, nag-gera na ba? Nagka-gera na ba? Ha? Sige nga. Yabang-yabang ninyo eh. Nananakot kayo ng mga kapwa nyo Pilipino. Oh, ito po, no? Ano po yan? Palpak sila dyan. No? Kung gusto nyo, doon na lang kayo sa Davao. Wala nang tatanggap sa inyo. No? Alam namin na hindi po peace rally yan. Hindi po prayer rally. Instead, campaign rally para sa inyong mga kandidatong senador o sino mang i-endorse ninyo. Hindi rin po yung peace rally, kundi anger rally. Mananawagan lang kayo na bumaba ka na. No? Isasalang mo kami sa gera. The same narrative eh. Inanaratibo nila ng inanaratibo yan. Hanggang sa tumino sa ating isipan. Kay maniwala dyan. Marami po, no? Mahigit 1,000 ang pumunta sa kalsada nitong weekend. Sumusuporta sa paninindigan ng Pangulo dyan sa West Philippine Sea at sa mga agresibong mga galaw ng China sa ating mga mingingisda, sa ating resupply mission dyan sa Ayungin Show. Pero sila, mga makapilit, traitor eh. Feeling nila Duterte lang makakagal. Feeling nila sinisave nila ang bansa sa gera. Wala ngang gera. Ang gusto lang ng China, ang kinin niya yung ating West Philippine Sea na sobrang yaman sa gas, sobrang yaman sa oil, sobrang yaman sa likas na yaman. Bakit sila nangingisda dyan? Dapat yan sa ating mga Pilipino yan. Tayo dapat ang nag-i-export, hindi nag-i-import. Biro nyo mag-i-import ulit ang DA ng 25 metric tons of fish? Hindi sana ganyan. Kung talagang ating pinanindigan noon pa yung 2016 arbitral ruling. Ano sabi ni Digong? Maghuhukay ako ha? Nagpaalam pa sa Inchik. Ang sanong sabi ni Xi Jinping, huwag mo mong gawin. Magkakagulo. Ba't hindi pinanindigan ni Digong? Urong bayag pala. Yung ang tapang-tapang magsalita, pero urong bayag. Tapos yung sinasabihan nilang weak na presidente, na bangag na presidente, yung pala ang mas may bayag manindigan sa mga Chekwa. Kaya galit na galit sila eh. Double time, triple time sila mga kababayan sa paninira sa gobyernong ito. Kaya yan no? Alam ko na yan eh. Mapayagan o hindi sila, kasalanan pa rin ng palasyo. Ginigipit ang kanilang karapatang pangtao, pangkarapatang pang-asemblya. Hindi po. Sila-sila lang yan. Walang progressive group. Walang makabayan dyan. Walang bayan. Walang akbayan. Walang etcheteras, etcheteras. Sila lang. So, ilan na lang sila? Wala pa nga sila 1,000 dyan. Isasabit daw nila yung mga kalagayan ng bansa ngayon, yung kahirapan. Sino bang bansang hindi naghihirap ngayon? Even China naghihirap. Tingnan nyo nga oh. Binabaha sila ng sobra. Kung hindi sila naghihirap, bakit sila nangaagaw pa ng teritoryo? Di ba? Di sana, pring-pring sila. Oh, hindi. Lahat po ng bansa nagsasuffer gawa ng inflation. Nagbabago po ang mundo. Lalo ngayon, heat. Oh, dyan po sa aming bayan ng Zambales, 53 degrees Celsius. You convert that to Fahrenheit, 127 degrees Fahrenheit. Ang init yan. Diba? Mamatay kayo dyan. Kaya dapat mag-hydrate po kayo ng mag-hydrate. At eto pa, talking about heat. Meron po tayong kababayang Pilipino na naka-invento nito oh, sa GMA News. Oh, promote natin. Maging proud tayo sa mga inventor na Pinoy. Oh, wag mong ibenta yung ano mo ha. Bicolano Engineer develops thermal insulating powder. Eh, napakaganda niyan. Sino po yan? Si Engineer Dexter De Castro from Naga City. Invented this product in 2019 inspired by NASA technology. O basahin nyo na lang po, ang ganda po ng proyekto niya. Ang ganda niyan, sige. No? Gawin nyo po yan, no? Dahil daw nakakaano ng init, yung nakaka-prevent ng init, pattern sa mga NASA technology sa mga aircraft, mga rockets. O basahin nyo po, ang ganda. Pero kudos po, no? Kay Engineer De Castro, sana wag mong ibenta sa ibang bansa yan. No? Para naman tayo ang makinabang. O kayo po, mga kababayan, ano po masasamin nyo dyan sa nausog na peace rally ng mga palautog. Ay, mali. Maisog pala. No? At huwag nyo rin pong kalimutan, ito.
Oh, yung takbo para sa West Philippine Sea. Suportahan po natin 'yan. No, manindigan po tayo para sa ating bansa sa pamamagitan ng ating presidente. Naninindigan ng ating leader, samahan natin siyang tumindig. Ipakita natin dito sa mga mausog na maisog na ito na walang silbi yung pinaglalaban nila. Sila-sila lang 'yan. Mga destabilization at divisive ang pinaglalaban nila. Wala po. Maingay lang yung mga 'yan. No? Walang bumibili, walang di bumebenta, 'di ba? Sila-sila lang 'yan. Yung mga nagpauto sa bunganga ni Duterte. O kayo po, suportahan din natin ding ating itong inventor. Oh. Galing-galing mo po, sir. No? Saludo po. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.